Hi guys, itong video kong ito, ang topic nito ay para ito sa paano ba matuto ng gitara na mabilis at simple lang nang hindi ka nahihirapan. Kasi guys, maraming gusto matuto eh, pero pag nakita nila yung chord charts, yung mga akorde, nadadownload naman niya sa computer eh. Pwede mo siyang baybayin, pwede mo siyang pag-aralan kung paano siya basahin. Pero pag nakita mo yon, tatama rin ka na matuto. Isipin mo, mahirap pala mag-gitara. Kaya nadi-disappointed agad sila yung mga gustong matuto. Pero madali lang mag-gitara. Importante lang may gitara ka. Bibili ka ng sarili mo. Kasi mahirap mag-practice ng gitara o mag-aral nang wala kang sariling gitara na nangihiram ka lang. Pero paano ba matuto? Kasi ang akorde lang naman sa gitara, yan, papakita ko. Ito yung gitara ko, electric siya. Pero kahit hollow guitar, acoustic guitar, pwede yun. Basta gitara, parehas lang yun. Importante kung paano ba matuto. Madali lang, tuturuan ko lang muna kayo ng tatlong akorde. Yung tatlong akorde na yan, mabubuo na yung lahat ng akorde na yan. Kasi ang akorde lang naman ng gitara, A, magsisimula sa A, B, A, B, C lang yan eh. Alphabet lang, A, B, C, D, E, F, G. Pito lang. Kaya lang la siya medyo dumami kasi may A. Tapos may A sharp. Tapos yung B, B flat. Tapos B, may sharp tsaka may flat. Kaya siya parang nadoble. Pero sa alpabeto, hanggang G lang siya talaga. Ito lang guys, exercises ng unang matuto mag-gitara. Yung mga hindi pa talaga marunong, madali ka lang matuto sa pamamagitan itong ituturo ko. Tatlong akorde lang, exercises. A, ayan, ang tipa na yan. Tandaan nyo yan ha, hindi nyo na kailangan dituhin pa yung sarili nyo. Ayan, ito. Yan, yung tatlong daliri nyo na yan. Itong first na daliri sa pangalawa yan. Yung palm na yan. Gayahin nyo lang yan. Hindi na natin kailangan patagalin pa yan. Ayan o. Yan ay A. A. A yan. Tapos iangat mo sa taas. Ganitong palm uli ng daliri. Ayan. Yung tatlo na yan. Ayan. Paano ba? Yan. Ayan. Kalapit. Yan ay E. E. Tinuturo ko pala to guys, major chords. Mamaya tuturo ko rin yung mga minor. Major tsaka minor lang muna tayo. Ayan. Ayan. E naman yan. Tapos ito naman sa baba. D. Tatlong daliri lang guys, lagi nyo gagamitin dyan ha. Tatlong daliri. D. Ulit. A. E. D. O strum nyo. Kahit anong strum, importante ma-exercise nyo yung mga daliri nyo sa paglapat ng akorde. Kasi pag bago ka pa lang, minsan tinitingnan mo pa yan, hanggang sinisilip mo pa isa-isa, tapos masakit pa sa kamay. Natural lang yung sasakit yung kamay nyo. Sa katagalan nagigitara kayo, baliwala na yan. Parang magkakaroon na siya ng tigas, magkakakalyo na siya, hindi na siya makakaramdam pag nag-akorde ka. Tapos tuturo ko rin yung kung bibili kayo ng gitara, payo lang. Piliin niyo yung malambot. Huwag kayong bibili ng matigas na gitara. Minsan may mga talagang nangyaring gitara na matigas na siya agad. Masakit sa kamay. Kailangan bibili kayo malambot para masarap mag-gitara na pipil mo. O, para mapil nyo na marunong na agad kayo mag-gitara. O, ito. A, E, D. Paulit-ulitin nyo lang yun. Strums. Bilisan nyo. Okay.
kalabit yung blog. Kahit anong gawin nyo, basta ganyan na. Kahit anong gawin mo, importante yung paglapat ng daliri. Kahit anong gawin mo, importante yung paglapat ng daliri mo na yung nagtitipa ka na hindi mo na siya iniisip, pero ginagawa na ng kamay mo. Pag nakasanayan mo na kasi yan eh, kasi hindi mo na iniisip. Sinabi mo, eh, madali. Eh, madali. Madali. Parang nagsasariling, alam niya na, parang may mata na yung mga kamay mo kasi siya titipa. Yan, napakadali lang, oh. Practicein yan, guys. Habang nanonood ka ng TV, papraktisin mo lang. Ganyan, ganyan ka lang ng ganyan. Mabuting ka man ng ilang araw, isang linggo, at least marunong ka na mag-gitara. Pag nagawa mo yan, masasabi mong marunong ka na mag-gitara. Hindi ka pa magaling, pero marunong ka na mag-gitara. Natuto ka na. Kaya ako tinuro yan, guys, yung tatlong akorde na yan. Kasi, diyan nagsisimula kung paano ka talaga matuto ng gitara. Yan ang sikreto. Yung iba kasi pinapaligoy-ligoy pa nila para alas mahirapan pa yung nag-aaral. Eh, dun lang din naman pala nang galing lahat ng akorde. Kaya ko patunayan niya na dun nang galing lahat ng akorde. Paano? Eto. Sisimula tayo sa A. Siyempre, A, B, C, diba? Di sa A na tayo magsimula. Ayan. A. A na yan. Ayang A na yan. Yung tatlong daliri, A yan. Pero, pag dito sa fret na to, yan, yung form na yan, ayan. Sa pangalawang fret na yan, A yan. Pag minove mo yan, nilipat mo yan ng pangatlong fret, B na yan, A. Siyempre sa A, B, C, sasabihin mo B na yan. Pero B flat yan. Kasi sa akorde, may B flat. B flat muna bago mag-B. Nasa B flat na tayo, A, B flat. Kasi itong gitara na to, may bridge yan dito, ito, yan o, may hangganan o. Siyempre, mawawala na sa tono yan, dahil ano na eh, kumbaga, ito, magagamit mo lang yung A na yan para dito, kahit hindi ka magdipa ng ganyan. Ang gagawin mo naman, itong kamay na to, ito, yung tuturo na to, ikiklip mo yan dito, para makapag-move ka. Pag nag-move ka rito, iiwan mo tong kamay mo. Yan, ganyan. Gagamitin mo na itong pinakamaliit na ano, inliliit mo. Ayan, o. Ayan na. Pero, ganun pa rin ang form niyan. Nilagyan mo lang nito, ng clip na to. Ayan, ipit mo lang ng konti. Hanapin mo lang na konsensya tutunog. Sa umpisa kasi, medyo bulol yan eh. Pero pag lagi mo na siyang ginagawa, hindi na siya bulol. B na yan. Pag natutunan mo yung B flat na yan, pag minug mo uli yan, yan ay tinatawag na B. At pag nag-move ka uli ng isang fret, C na yan. Guys, kung nahihirapan kayo dyan, may tuturo akong technique para dyan ha. Ito talaga ang form yan. Ayan, talaga ang form. Yan ang tama. Kahit sa chord chart yan ang tama. May technique akong ituturo para mapabilis yan. Ito, isa lang dito. Dalawang daliri lang. Itong hintuturo, tsaka itong palasingsingan, yan lang ang gagamitin mo. Ayan. B flat. Ipiklit mo na ganyan. Yung tatlong strings na to, sasakupin mo lang yan. Ayan. Oh, nakuha mo ba? Ganun din yan kalalabasan ng tunog na yan. Ito ah, A, B flat, B, another move sa pangatlong. Ito kasi yung tawag dito is fret ito eh. Ito yung mga ito, fret yan, fret. Yung mga ito yung stainless na to. Yan yung mga guhit na ganyan. Yan yung parang pinakabako dyan. Ang tawag dyan, fret. Kaya binibilang yan. First fret, second fret, third fret, fourth fret. Ayan, may tanda nga siya. Pero babaybayin mo lang yan. A. B flat. B.
another move, C. Anong sunod sa C? Diba? D na? Oh, C sharp. Ang C kasi may sharp yan. C sharp major. Puro major chords lang to guys ha. D. Another move. E. Kaso flat pa lang. May E-flat pa kasi yan eh. Another move. E. Ina yan guys. E. Pag minove mo uli, F na siya. F. Pag nag-move ka uli, F sharp. Pag nag-move ka uli, G. Hindi ba hanggang G lang naman ang akorde sa chord ng mga gitara? Natapos mo na, nabuo mo na, marunong ka na mag-gitara ng lahat ng akorde ng major. Mabaybayin mo lang yan hanggang sa makarating ka sa G. Nakuha nyo ba yon? Ulit-ulitin nyo lang yon, makukuha nyo. Oh, G. Tapos pag nandito ka rin, oh, G. G rin to. Ito kasi dito, G. May G dyan. May G rin dito. Pero napatunayan ko na, sa pagsisimula dun sa gitara na yon, sa akorde na yon, na nabuo mo ang chord ng gitara, nang nandun ka lang, babaybayin mo lang. A, B, B, A, B flat, B, C, C sharp, D, E flat, A, F, F sharp, G. Ulit. A, B flat, B, C, C sharp, D. Kung makarating ka ron sa G, ganyan lang, babaybayin mo lang. Oh. D. Pagkasunod dyan, siyempre, E flat, E, F, F sharp, G. Let's move tayo sa dito sa tinuro ko, pangatlong according tinuro ko. Magsisimula tayo sa E. 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 Alam mo ba pag minove mo yan ay magiging F na yan? Anong sunod sa A, B, C? A, B, C, D, E. F ang sunod. Ayan o. E. Pag sinunod mo, F na yan. Kaso, may bridge na naman siya rito. Siyempre, gagamit ka na naman ng hintuturo. Hintuturo. Itong hintuturo, lagi nagagamit yan pag natututo ka ng gitara, nag-aaral ka. O, E. Hintuturo. Tapos ito ulit, gagamitin mo ulit yung palasingsingan mo. O. 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 F. F. E. F. Nakuha mo? E. Gamit hintuturo, F na yan. Another moves ng fret, F sharp. Another move ng fret, G. Another move ng fret, G sharp. May G sharp kasi. May G sharp din. Another move, A uli. Another move, B flat. Another move, B. Another move uli, C. Mauubos mo to, itong fret na to, mauubos mo yan ng may ABC ka makukuha dyan hanggang G. Lahat ng akorde, nandyan na. Oh. Bye-bye. Diyan pa lang matututo ka na. Ulit-ulitin mo lang yung video ko. Then, baba tayo sa baba. Sa D naman tayo nagsimula, di ba? Yung tinuro ko tatlong akorde. A, E, at saka D. Major pa rin to, major chords. D. Ito, hindi ka nagagamit ng ituturo dito. Kasi ang tawag ito, deminis na eh. Kumbaga, parang piano na to ginagamit, tunog piano na. Ito. Kasi tatlong strings lang laging kinakalabit. Unang kinakatanya yan, tatlong strings lang talaga siya. D. Pag nag-move ka, E flat. Pag nag-move ka,
E, pag nag-move ka, F, pag nag-move ka, F sharp, pag nag-move ka, G ulit, pag nag-move ka, G sharp, pag nag-move ka, A. Ayan, maraming gamit to guys, marami to, ito, nasa E, nasa A tayo, diba? O ayan, papakita ko sa inyo. A yan eh. Kailangan matutunan niyo yan. Tapos ito pa oh. Marami kang mababaybay na niya. Ano niya? Yan. Alam yung kanta niya? May kanta yan. Tell that to us part. As we walk the golden mile down the PCR. Tell that to us part. Ito, babaybay niya lang. D. Yan. D flat. E. Oh. Babaybay niya lang yan. Pero importante guys, yung tinuro ko. Bago niyo mabaybayan, syempre, magsisimula kayo sa tatlong akorde. A. E major. D major. Tatlo. Practice. A. Nakakantahan na nga siya eh. Yung pa lang, marunong ka na mag-gitara. Ang bilis lang, di ba? Ulit-ulitin nyo lang. Hindi nyo na kailangan magbayad na malaki para matuto mag-gitara. Itong video ko na ito, matututo na kayo. Practice nyo lang. Kaso, nasa major pa lang tayo, guys. Ituturo ko naman ngayon sa inyo, ang minor. Ganun din. Major. Major. Pag ginawa mo yan, ganyan, form. Minor na yan. A minor na yan. A minor. Major. Minor. Major. Minor. 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 O. A minor. E minor. Ang sumadali. Dalawa lang. Dalawang daliri na. Tapos D minor. A minor. O. Ganun din. Gitara. A minor. Maraming makukuha ka na dyan. Makukuha nga dyan. Ang Pasko ay sumapit. Makukuha dyan. Maraming makukuha ang kanta sa tatlong akorde niya. O. Diba? Ulit. Maraming kanta. Pero importante, matuto muna kasi kayo mag-akorde. A minor. E minor. D minor. Ganun din. Pag sinunod-sunod mo rin yan, magiging minor din yun. Ganon din. Lahat ng akorde, nasa minor ka na. Oh. Sige, practice nyo lang yung tatlo na yan. Practice nyo lang. Practice nyo lang kahit anong klaseng strum. Importante yung daliri mo mag-form ng minor. Tuturo ko naman sa inyo, di ba? Minor nga yan. Eh, ganun din yan. Ayan o. A minor. B flat minor. B minor. C minor. C sharp minor. D minor. O, ito pa guys, ang sekreto ha. Di ba dito? Pero may D rin kasi rito. Dahil ngayon, sa ABC. Bisan, pag matagal na kayo magigitara, marerealize nyo rin yan eh, na may D pala rito, tapos may D rin pala rito, tapos may G dito.
May G rin pala dito. Tapos may A dito. May A rin pala rito. Paikot-ikot lang kasi ang mga akorde sa gitara. Kahit saan naman pwede kang gamitin. Kung saan ka nadadalian, importante na tutunan mo siya. Ulit ha. A minor, B, flat minor, D, C minor, C sharp minor, D minor, dire-diretso lang yan. E flat minor, E minor, dire-diretso lang yan. F, F sharp minor, G minor, dire-diretso lang yan. Ganon din dito guys. E minor, oh, F sharp minor, ah, A minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor. Oh, di ba may E din dito? Pero may E din pala rito. Oh, tapos E flat minor, B minor. Ganun na yun guys. Ubusin nyo to dito. Lahat ng fret nyo, ubusin nyo. Makukuha nyo yan lahat. Tatamaan nyo lahat ng akorde sa ganung paraan lang. Napakadali, di ba? Exercises nyo lang to. Tatlong akorde na to. Major tsaka minor. Major E. Major E. Major D. Major A. Tapos A minor. E minor. E minor. A minor. Marunong na kayo mag-gitara. Napakadali lang, di ba? Sana may natutunan kayo guys. Ang isi-share ko lang, kung gusto nyo talaga matuto mag-gitara, kung nasa mood lang kayo, mag-gitara kayo. Yung mga hilig mag-basketball, mahilig manood ng TV, pagkatas nyo mag-basketball, nakakatanggal, relax ang stress ang gitara, nakaka-relax. Kunin nyo yung gitara nyo, nakasabit lang dyan, kunin nyo, mag-gitara kayo. Kahit tatlong akorde lang ang tinuro ko ganyan. Pero yan, pag binaybay nyo ng binaybay yan, halos lahat ng lahat talaga ng akorde nandiyan na. Tsaka marami pa akong ituturo guys kasi may mga 9 pa, 7, 6, meron pa 'yan. Pero hindi na importante 'yun kasi ang importante rin major tsaka minor. Importante marunong kayo maggitara. Matututunan niyo rin 'yan kasi ituturo ko. Saka isa, marerealize niyo na may mga 9, 7 din pala. Kasi pag tumalas na yung tenga nyo, malalaman nyo na yung 7, mga 9, mga B minis, lahat. Matututunan nyo na lahat. Ito yung mga ganito, mga ganyan technique. Kasi yan, sa susunod, ituturo ko naman yung paano mag-plucking ng gamit ng mga kamay. Sige guys, goodbye. Sana may natutunan kayo. I-share nyo na lang yung ano ko. Kung may natutunan kayo para matuto rin yung iba. Tapos, subscribe nyo lang ako, follow. Ako si Erwin, Erwin Balbares, simpleng lead guitar lang. Gustong makatulong. Sige, bye-bye.